Sa panibagong linggo ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansang paglilingkod, araw ng Huwebes, ikawalo ng Pebrero, nanguna sa turnover ceremony si Batangas Governor Hermilando Mandanas kasama sina Vice Governor Mark Leviste, mga board members ng Sangguniang Panlalawigan at mga kinatawa ng mga lokal na pamahalaan na siyang tumanggap ng nasa 186 multipurpose response vehicle sa Marble Terrace Provincial Capital Complex sa lungsod ng Batangas. Sa pangunguna ng Provincial Assistance for Community Development Office na isaayos ang mga kaukulang mga dokumento upang opisyal na maipamahagi ang mga nasabing MRVs na inaasahang magiging pangunahing workhorses sa pamamayanan lalo na sa usapin ng transportasyon. Sa mensaheng ipinaabot ni Governor Mandanas, sinisikap ng pamahalaang panlalawigan na mabigyan ng mga MRVs ang lahat ng mga barangay sa buong lalawigan ng Batangas upang matugunan ng mga pangunahing pangangailangan hindi lamang sa mga panahon ng sakuna, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na paggamit ng mga naglilingkod sa barangay. Dagdag pa ng gobernador, ito ay nais sa katuparan sa pagtutulungan ng governor, Sangguniang Panlalawigan at iba pang mga naglilingkod sa pamahalaang panlalawigan. Taglay ng nasabing mga MRV ang kagamitang para sa rescue, medical and community evacuations at communications na magagamit para sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan para sa mas maayos na pagtugon sa mga panahon ng emergency. Pagkatapos nito, sa pangunguna ni Governor Hermilando Mandanas, formal nang binuksan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang bagong Provincial Healthcare Facility ng Lalawigan na matatagpuan sa Barangay Aplaya, Bayan ng Bawan. Ang naturang pasilidad ay maghahatid ng dagdag na serbisyong pangkalusugan sa mga Batanggenyo, partikular sa mga mamamayan ng Bayan ng Bawan. Ilan sa mga ito ay ang laboratory services and procedures na sumasaklaw sa clinical microscopy, immunology and serology, complete blood count at blood chemistry. Malaki ang naging pasasalamat ng buong pamunuan ng pamahalaang Bayan ng Bawan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ryan Dulor, gayon din ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa nasabing munisipalidad sa pagpapatayo ng healthcare facility. Naging kaisa ni Governor Mandanas sa ginanap na aktibidad sina Anak Kalusugan Representative Congressman Ray Florence Reyes, 2nd District Representative Congresswoman Jervy Luistro, Vice Governor Mark Leviste, 1st District Board Member Army Bausas, 2nd District Board Members Wilson Rivera at Arlina Magbuo, 5th District Senior Board Member Claudette Ambida, Batangas Province Association of Barangay Captains President Board Member Fernando Rocafort, Provincial Health Officer Dr. Rose Vilinda Saita at mga department heads ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Chief of Staff at Provincial Information Officer Maria Isabel Bihasa. Araw naman ng Linggo, 11 ng Pebrero, personal na nagtungo si Governor Mandanas upang dumalo sa special meeting ng League of Provinces of the Philippines na ginanap sa Plaza Maestro Convention Center sa Vigan City, Ilocos Sur. Tampok sa naturang pagpupulong ang ilan sa mga priority programs ng Department of the Interior and Local Government para sa taong 2024. Bahagi rin ng special meeting ang pagtalakay ni Governor Mandanas tungkol sa usapin ng qualifications, nominations and appointments, gayon din ang Universal Healthcare Act provisions on board members kaugnay ng paksang LGU representatives and the PhilHealth Board of Directors. Maliban sa mga opisyal na mga pagtitipon at pagpupulong na personal na dinadaluhan ng gobernador, patuloy din ang kanyang pagtanggap sa mga bumibisitang mga individual at grupo sa kanyang tanggapan. At ito ang ilan sa mga naging aktibidad ni Governor Mandanas nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghahatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat Pilipinong Batanggenyo.